ito ang dapat ng hindi tuloy? Ang dapat talaga ituloy itong build. Okay. Actually, they have already allotted around 600 billion pesos sa 2022 budget na naaprubahan na, na para ilaan sa pagpapatuloy ng build. At yan ay napakaganda dahil tayo naging huli sa development dito sa Asia, sa Southeast Asia, na improve natin ang ating infrastructure. At ang infrastructure will lead to economic growth and development. And dapat talaga ipagpatuloy yun. Si Bongbong naman, as I explained earlier, hindi naman yan kagaya ng Aquino na para wag lang maging gwapo si Presidente Duterte, ititigil natin ang project, tapos i-hijack nila yung budget at gagamitin nila sa iba. At iba, ibubulsa nila. Yung hindi ganun. Yung war on drugs, dapat ganun din. Ganun din. Ganun din katindi ang war on drugs dapat. Kasi ang dapat pangalagaan natin ay yung ating kinabukasan ng ating mga anak at ng mga susunod na henerasyon. And alam naman natin na talagang malaking kasiraan itong drugs. Yung programang na huwag na lang, na kasalukuyang na administrasyon na huwag na lang muna ituloy. Ano sa tingin mo? Ano yun? Palagay ko, ito talaga, nakakainis itong programa ito eh. Ano? Gusto ko alisin na yung face mask. Kasi wala namang say-say yun eh. Oh, bakit? Eh, dapat lang ang face mask ginagamit sa mga hospital kung saan mayroong mga pasyente. Pero pag ikaw ba naman, namamasyal ka sa park, namamasyal ka, naglalakad ka sa kalsada, nandun ka sa bakura ng bahay mo, nandun ka sa compound ng inyong subdivision, kailangan bang mag-mask? Malaking kalukuhan na yan. O sino naman nakakahawa sa'yo? Sino hahawaan mo? In fact, kahit sa mall, hindi na dapat nire-require. Nakakainis eh. Maya, nagaganong ka. Eh, lalo mo sa akin. Alam mo, every time maglalabas ako. Ekspeto lang sabi niyan eh. Mga medical expert daw na dapat mag-mask. Walang katotohanan. Walang conclusive study na yung mask will prevent you from from contacting satisfied ka sa COVID-19 program.